Mga idol, rain hose, sagot sa tag-init, strawberry sa ilalim, sitaw sa taas, yan o, oh. Wow. Papagpalaro sa ating lahat, mga totoo mga hinday. Kaway-kaway! Yan partner, sa araw po na to, andito po kami sa barangay Paco, Kidapawan, North Cotabato, at kasama natin yun ang very good friend namin at subscriber namin si Sir Ben. Kaway-kaway tayo, Sir Ben? Yan, si Sir Burbin. Apos po mga idol, ayan, at saka ngayon po ay nakita natin yung ating sagot sa problema, partner. Kung, sa tag-init. Yes, kung hindi madinig ang inyong panalangin dahil wala talagang ulan ngayon, ayan. Ito na ang man-made solution. Ayun. So partner, ano ba, diskarte, Idol Bin? Bali sa akin, Idol, no? Bali, marami tayong ginawa na trial kung paano El Nino ready yung farm. Uh-huh. So, galing sa rain, drip hose, ngayon is yung bago, ito yung rain hose. Wow, ito yung, talagang ulan. Yes, tinatawag ko siya na ulan di gasolina. Pero pwede rin ulan di diesel. So, saan galing yung tubig natin? So, galing deep well po, Idol. Deep well. Gano'ng kalalim yung deep well? Yung deep well namin na ito is nasa 65 feet. Wow. Kasi partner, nasa elevated tayo na area. Doon sa baba yung kanila, ano, makikita nila, nasa ilalim. Tapos pakyat dito yung tubig. Gano'ng kalakas yung engine? Yung so, pump yung engine natin? Na ginamit ko ngayon na generator is 24 horsepower na may pinapagana niya yung 20 kVA. Tapos yung ginagamit natin na submersible is 3 horsepower. Pero actually, yung isang generator namin, kaya i-drive niya yung limang makina. Kaya? Kaya niya. So, isang D3 na submersible, isang D2, tapos tatlong surface pump. Oh, power! Tsaka partner, ito ang pinakamaganda. Yes. Kasi kanina, bungad niya sa atin, itong area niya, napakaliit na to, pero hindi mababa ng 12,000 per week niya. Kahit na tag-init, tao. Sir. Yung sitaw pa lang, Idol. Sitaw pa lang? Sitaw pa lang yun. Sitaw kasi maganda yung presyo ngayon. Maganda yung presyo. Yes, nasa 250 per bundle. So, nasa 50 per kilo yung bigay ko. Pero yung sa iba is kaya 300. Sa akin naman is dapat buhayin ko rin yung mga retailer, yung resellers. So, wow, partner ha. Grabe. Nag-tending to sa Kidapawan. Nagbigay ng mga gulay, partner. Iba yung kanyang pagbibinta. Oh, yes. Sabi niya, buy at your own price. Ano yung term mo? Bili mo, presyo mo. Bili mo, presyo mo. Paano kung bibili ng piso per kilo? Walang problema, Idol, kasi bukal sa kalooban mo yun, so ibigay natin. Wow. Ano ang gusto niya. Pero siguro, partner, kakapal na naman talaga ng kamukhaan mo kung piso, ibabayan mo. Hingi na lang. Huwag mo na ibikunin yung piso niya, bigyan mo na lang siya ng gulay. Pero sir, balik tayo dito. Partner, please don't forget to subscribe my channel na to siya. Ano ba yun? Ay, possible na magiging future pa. Ano, kasi dito sa kanila, Apos Farm. Pwede nilang gawin siguro Apos Farm TV. Tama, partner, pwede na. Yes, pwede. Oh, pwede. Para marami tayong matulungan, Idol. Ayun, sa mga idea. Idol Bin, pwede mo ba kaming itour at saka mabasa tayo konti dyan sa rainbow? Walang problema po kasi malinis naman yung tubig. Pwede tayong maligo sa mainit naman yung panahon. Wait lang, partner, ha? Bago tayo, habang umikot tayo, paano mo nakuha ang idea na ganito? Sino ang nagturo sa'yo? At sino ang kinuha mo ng inspiration? Actually, yung mga gamit ko talaga is nanonood ako ng mga farmers sa labas. Hmm. Labas ng bansa natin. Kasi mas ano sila doon, high-tech or nauna sila sa atin. Hmm. Tapos sinusubukan kung available na dito. Sinubukan kasi okay naman. Kaya yun, sinishare ko na rin ngayon. Nakita ko kanina yung rain hose mo, Taiwan, ha? Ayun, galing ako doon, eh. Ayan. At saka, pwede natin i-adapt to sa pakwan natin. Pwede. Kasi balda yung pakwan namin po, mga ito, dahil sa 3 months, partner, walang ulan. Summer plus El Nino, wala talaga kahit ihi ng ulan yung aming pakwan lang talaga. Kahit espiritu lang ng ulan. Pero sobrang init ito ngayon, partner. Pero dahil may rain hose, medyo lumamig-lamig na. So ito yung sekreto. Kaya, ito natin. Shout out muna kay Gaagri TV. Siya ang videographer. Ayan, Idol Gaagri TV. Sorry, shout out. Kakahiya, pero kapalan na natin yung actually, Idol, no, bali yung ginagamit ni Sir TV yung ginagamit ko rin dito. Yung ano yun? Ah, may pulyar? Yes, may pulyar si Sir. Sabihin mo na, sabihin mo. Ano pulyar niyo? Itong yung cast girl niya, ayan. Pakita po natin yung bunga ng ating sitaw. Makita niyo mamaya. Sana yung kanya. Nabigyan sana tayo ni Sir Gaagri nito, no? Yes, baka magbigay si Sir. Gamitin na sa pakwan. So maganda siya, gamitin talaga. Makita niyo muna. So ito yung harvest. Sige. Actually, you know, kanina nakapag-harvest tayo ng 23 bundle sa 1 kilo na seeds na sitaw. So actually, kulang pa siya. Kulang pa. Kasi ang pinaka-highest performance dito is 50 bundle per 1 kilo seeds.
Tapos times 250. Yes, sa akin kanina is 23 times 250. Yun yung binta natin sa isang harbisan lang ng sitaw. Yeah. Ngayon lang yun araw. Ngayon ang araw. Wow. Pero partner, ha, mura na yung partner kasi 250 lang. Sa kanya, sa kanila dapat 300. Yes. Shout out ang ating idol, Ga Agri. Ayan, o. Oh. Yan, introduce mo kami, sir. Ano, explain mo yan. Anong variety? Ilang square meter to at anong variety ng ano, itong idol, sitaw? Itong sitaw natin idol is Negro Star po ito kasi ito yung demand dito sa Kidapawan, North Cotabato at saka Davao del Sur. Yung dark green at saka red tip siya. So ito talaga pinaka-demand tapos sumatagal siya ng mga 3 to 5 days bago siya malunos. Ooh. Ay wow! Kaya yan. Ito yung hinahanap talaga namin kahit medyo mahal yung ano niya ngayon. Mahal yung binhi. Kasi nasa 2-1 pa, binili ko 2-1 yung isang kilo. Isang kilo. Pero ngayon, ilang harvest? Walang ano pa? Ang bilis lang ang gawin. Yes. Wala na. Nasa ano na. Almost. Ginansya na? Yes. Nasa 20 kinakita. Ayan. Dahil yan sa fast grow. Yes. Galing. Ayan. Oh. Deo, tingnan natin. Oh. Ano ba yung greenhouse na sinasabi natin? Yes, yan ito po mga idol. Oh. Yan yung greenhouse. Ay, hindi makita yung ano. Gumagawa po siya ng ulan. Oh. Yes. Nabasa na yung cellphone natin. Report po yan siya mga idol. Nakita po natin yan sa Shopee. Ayan. Ay, nabasa na talaga cellphone natin. Yan. Ganyan po siya. Sir Ben, tanong ko lang Sir Ben, ano ba ang trabaho mo dati before ka nag-farming? Kasi ito talagang, simula nung pagpunta namin dito, ang tagal na, almost a year na si tuloy ka pa rin. Sali na, bali, dalawang business ako nag-abroad. First abroad, little man, poor man. Tapos pagbalik, talagang yung puso ko, hinihila ko sa farming. Nag-farming naman ako ulit. Tapos nag-sweet corn after, nag-abroad ulit, nag-butcher. Pagbalik, balik pa rin sa farm. Kaya ngayon, nag-focus na ako sa farm kasi andyan na rin yung pamilya ko. Mas maganda yung kasama natin yung pamilya at saka enjoy sa farming. Ayun. So, ako OFW, so mag-invest na sila ngayon kung habang nasa labas pa sila para pag-uwi nila, may lupa na sila. So, mas madali na lang sa kanila para mag-farming. Oh, gano'ng kaganda yung farming, Sir Ben? Kasi dito pa lang, gano'ng kalawak to, sir? Yung ano mo? Yung itong sitaw is nasa ano lang ito siya sa more than 1/4 or nasa 3,000 square meter maximum. Okay, pero nag-i-income ng one week niya hindi bumababa ng 12,000. Ayun, so yun ang kagandahan. Ayan o, so, yan. Pwede ba tayong pumasok dyan, sir? Pwede, sir. Okay lang ba mabasa tayo saglit dyan? Okay lang. At least makita nyo yung rain hose po mga idol. Ito yung sagot sa matinding tagtuyot. Tama ba, partner? Tayo. Yan. Sige. At saka introduce mo yung mga tanim mo dyan, sir. Mayroon pa palang strawberry. Ano dyan, no? Strawberry. Uy, yan po mga idolo, strawberry sa gitna or sa ilalim ng sitaw. Tama ba, sir? Yes, tama yan. Idol. Yan po yung ring host. Yan. Pwede ba tayong tumawid dyan? Madalian pwede. Lang. Sige. Pero mahaba. Nasa 24 meter ba? Dito na lang ako kayo. Sige, pre. Sige, pre. Baka mabasa. Ang gagawin natin, siguro, sir. Ito, sir. Dito, dito. Sa tingin mo, sir, ano ang advantage na pagkakaroon ng ganitong rain water hose? Sa akin talaga yung napaka-advantage talaga niya. Actually kasi ginagamit ko rin to pang sip-sip ng aking tubig dito na ginagawa ko ng ammonia at saka nitrate pang no. So ang kaiba niya kung direct kayo magdilig sa puno, iba yung basa talaga ng rain hose. Tingnan mo pre, basa-basa. Para siyang ulan talaga, parang ulan yung basa niya. Kaya ginawa siyang rain hose. Kaya rain hose yung tawag nila namin. Wait lang sir, saan yung sinasabi mong nitrates na pwede natin puntahan sa dalilang? Pakita natin sa kanila. Actually no, kasi nag-invest din tayo sa peace farming. Sige, puntahan natin. Dadalhin muna bago tayo mikot. Pakita natin yung ano yung sinasabi ko na ammonia at saka nitrate. Ito po yun. Yan, ito. Ay wow, uy, may tilapia. Ay, di po. Kasi ito yung partner ko sa paggawa ng fertilizer. Hindi ba tayo mahulog dito? Hindi, Edel, matilapia. Ayan. Ito yung fish pan. Sir, pag mahulog tayo, magkano kalalim to? Nasa 1.2 lang to, idol. 1.2. Hindi pa tayo malunod. Ayan o, tilapia na. Nasa wala na pagkain. Ayan. Ayan yung mga tilapia. Sila po yung nagpo-produce sa akin ng ammonia at saka nitrate. Yung mga nitrates na nandito at ammonia, dinidilig mo dito. Yes. Kung kita, tingnan natin yung kulay ng birdie na pwede talaga yung dahon ng aking mga sitaw. Yan. Dating green na ano din ito? Greenhouse, aquaponics. Yes. Aquaponics to, kaso lang maliit yung market ng aquaponics at saka hydroponics. So ayaw ko na rin agawan yung mga kapwa ko farmer na nakapokus lang doon. Ayun. Kaya bigyan ko na lang sa kanila tapos i-convert ko na lang ng bagong commodity. Ang bait talaga ni Sir Ben. Ayun o, green na green nga po mga idol o. At saka basa na yung dahon ng sitaw na dinidiligan natin partner o. Ayan o. Ay, dinidiligan. Rain hose pala. Rain hose yung pambilig. Yan. Galing po dito yung tubig mga idol sa palaisda ni Idol Verbin po mga idol. Ayan o. Ito, ikutin na natin. Tara. Ikutin natin, sakitan nila. Pero partner, nakakatuwa to partner, si Sir Ben.
hindi lang siya nagpa-farm ng vegetables. Marami din siya mga baboy, may mga kambing din to. May aquaculture, lahat integrated farming to siya. May lahat, mga lahat, nandito na. May? Buyog yung... Ah, stingless bee. Ay, grabe ano. Isang kolonya yan, no, mga idol. Oh. Hindi ba tayo mabasa pag inikot natin dito? Mabasa talaga yung cellphone. Basang-basa, pre, oh. Yan. Ano oras na ngayon? Alauna na. Alauna na tanghali. Pero yan po mga idolo. Wow, sobrang ganda. Yes, kanin natin ang limitan sa ating sinasabi, bawal mag-delay pag tanghaling tapat. Kasi mapas mo. Mapas ma. Ang dapat. Pero sa akin, natutunan ko, no, pati rin sa Israel, kasi nanonood din tayo ng mga farming, ano, vlog. So, ano siya, mas maganda mag-delay kaya talaga tayo kung kailan kailangan ng ating tanim. Yun. So, tanghali. Yes, maganda tanghali talaga. Depende na rin yan sa source mo ng tubig. Kung sa tanghali. Ah. Kasi yung isang puno natin, ang tanim natin, kailangan niya ng 1 to 2 liters per day. Yun. Ayan mga idol. Oh. So, gusto ko talagang dumaan dyan at saka malamig-lamigan ako. Sige, pre, video ko kayo. Partner, alika. Kayo kayo video ko, tapos pasok kayo. Yes. Sige. Oh, sige. Parang patintero lang kayo eh. Pero dito lang ako magdaan eh. Basa na. Gusto mo siguro para makita nila yung ano, yung gusto mo pa ba? Yung ano, pasok. Oh. Sige na, sige na, pasok sige, na. Si Sir Ben na lang pasok. Oh. Para kami dalawa. Sige, sige, sige. Una ka, sir. Sige, sunod ako. Tingo kay dito sa kadulo. Okay. Ayan mga idolo, yan ang aha. Yan. May strawberry tayo. Oy, strawberry po mga idolo. Strawberry at saka sitaw. Sitaw, yan. Hoy. Wala lang yung bunga ng sitaw, oh! Basa. Woo! At least lamig-lamigan. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Ay, meron pa pala isa dito. Oh, walang lapat doon. Ano. Napabasa kayo, mga tonto. Wala mo mainit. Pagkasakit na maya eh. Ito yung bago. Oh, dalawa pala ito eh. Bago harvest. Yan, ganyan kaganda partner ang greenhouse. Ito parang, oh, tingnan mo, basang-basa na oh. Parang umulan lang pala dito. Tanghaling tapat, umulan. Wow, sobrang lakas. Ganda oh, basang-basa kahit yung damo mga idol. Grabe no. Pasalamat yung mga damo. So ito yung advantage ng pagkakaroon ng greenhouse. Para syempre yung mga tanim, hindi ganun siya kabugbog sa init, no? So ngayon kasi 3 months na sa ating partner, walang ulan talaga. Walang ulan. Balita yata idol is nasa May pa yung ano? September pa. September pa official rainy season. Tanungin natin si Gagri kaya kung kamusta yung saging niya doon. Ano bang nangyari Sir Gagri? Ganun pa rin, survival kasi nga dahil mag-apat na buwan na yung walang ulan. So buti si Sir dito, ganda ng idea niya. Try tayo ng mga rain hose. You grabe no. Hindi mo maramdaman dito yung El Nino. Ayun. So, wala na, may drip hose yan kasi hindi ko na ginagamit. Hindi kaya ng drip hose no? Kasi kailangan yung dahon hose, talaga no? Yung dahon. So drip hose. Iba ang may dahon. Okay lang siya pag maliliit pa yung tanim, yung drip hose natin. Pero pag ganito nagbubunga na, mahirap. Ayan. Dito partner, oh, maganda pala. Tingnan partner, oh. Tingnan mo. Ayan. Oh, yan. Hindi, ano lang. Doon sa may ano siya, idol. Yan, ganyan. Yan. Ganyan lang siya, oh. Ayan mga idol, oh. Pagbalik natin dito. Ito, ayan, pinatagilid muna natin yung rain hose para rin naman talaga taga yung masobrahan basa. So, ganyan po mga idol ang rain hose. So, sa mga kababayan po nating walang idea, at least magkakaroon po kayo ng idea na itong rain hose po is pwede pala ngayong tag-init sa ating mga pananim. 3 meters pala dito, oh. Kaya niya. 3 meters ang taas. Oh, ang lawak. Ang lawak, yan o. Oh. Ito yung mga butas niyo, tatlong butas. Yan, grabe oh. Tingnan niyo po mga idol. Sa mga magtatanong, yan. Sa Shopee, nabibili. Yes, marami pa sa Shopee. Yan oh, di ba? Basang-basa. Grabe. Ang ano pala no? Ang haba pala ng maabot niya. Ilang meters to sir? 100 meters. Bumalik pa yan. Magkano presyo? Ito bili ko is nasa 1150. Ngayon, 1-2 na siya. May bagong presyo na si Shopee. Baka pag na-post na to, baka 1-5 na. Ay, marami pa pala. Ay, mayroon pa pala. Dalawang linya pala. Hindi, nakabalik yung idol yung isang 100 meter natin. Oh, kaya niya pala, ano? So, 500 meters na to. Sobrang haba pala ng 100 maganda meters. Maganda siya kung diretso talaga yung area. Ay, malawak pala. Ano? 3,000 square meters. Ayan. Dapat isang linya mo 100 meter. Mas mainam. Okay lang idol, kung direct, pwede to 100. Kaya niya. Oo. Kasi pag ikot-ikot, sasabog.
Ayan. Ayan, magpapaalam na tayo. At least nagkaroon po tayo ng idea dito sa ating idol Verbin na. Apos. Nakaligo. Nakaligo tayo, nabasa. Ikot-ikot muna tayo kasi basa na eh. Ikutin natin mamaya yung kanyang mga alaga pang iba. Yes. Para makita nila yung Apos Farm TV. Magbi-video tayo ulit soon. So, yan, siga Agri. Abangan niyo din yung video niya. So, yan, sir, ikaw kasi ikaw ang bida. Ano ma-advise mo sa kagaya mong OFW na nagsipag, nag-ipon at bumalik at nag-abroad ulit? At saka hindi basta-basta bumalik sa farm tapos bumalik na naman sa farm. Balik-balik, anong pinaka-advice sa kanila? So, pinaka-advice ko talaga, idol, unang-una is yung pagtitipid talaga habang nasa abroad pa tayo. Tapos sa akin kasi wala akong dalang pera umuwi, pero na-invest namin sa lupa yung pera ko yung nasa abroad. So kaya pagbalik ko dito, sa farming talaga. So, nasa puso talaga ito yung pagtatanim o yung farming. So kung ano yung nasa puso natin, yan talagang gawin na natin, idol. Wow. Andun yung success talaga natin. Golden advice. Lubag sa kalooban natin yung ginagawa natin. Oh. Dapat hindi labag sa kalooban. Yes, dapat hindi labag. Bukal sa ating kalooban yung ginagawa natin. Yan. Tama yun, partner. Wala siyang dalang pera mula sa ibang bansa nung muwi siya, pero nakapag-invest sa lupa. Yes. So, ito na yun. Yes, ito na yung mga ano. Ayan. So, nag-harvest na siya na ngayon, partner. Anong harvesting. Actually, idol, is pang second, third cropping na ito na sitaw. So, ito ang nakagandahan pag may idea tayo paano gawin yung balag. So unang tanim dito is sitaw. Kumita ako ng nasa 85k sa sitaw. Ito same na balag, tapos nag-ampalaya. So kumita naman ng ampalaya, medyo maliit lang, nasa 45k. So nagsitaw ulit, kaso na-failure kasi siya kasi yung germination pangit. So nagsitaw ako ulit, ito na siya ngayon. So panalo na. So yung investment ko dito is isang business lang yung paglalagay ng balag. Ito yung medyo matrabaho. Magastos talaga. Magastos talaga to. Pero nga, bawi na, sir. Isang harvest lang, mabawi mo na. Kasi dito gumastos ako ng nasa 10k na twine pa lang. So wala, hindi pa kasali labor. Kasali labor nasa 25k. So unang cropping ko is nasa 85 yung kinita ko sa sitaw. So bawi na. Sa ampalaya pa, tapos sitaw ngayon. So bawing-bawi na talaga sa farming. Basta labo talaga ang farming. Yes, at marami tayong matutulungan sa farming kasi marami tayong mga ano talaga tauhan, kasama partner sa farm. Hindi pa 'yun fixed price kasi presyo mo, bili mo, presyo mo pa. Yung binibenta natin no, dati, 'yun yung mga binibigay ko. Kaso lang napansin ko pag ibigay ko lang, hindi nila gaanong parang walang value sa kanila. So ginawa ko ngayon para ma-feel ko naman kung ano yung iniisip nila sa akin as farmer. So nagbibinta ako ng produkto na sila yung magbibigay ng presyo para malaman ko kung ano bang tingin nila sa atin na mga farmer. Yun. Diba? So, galing. At least galing. Na ano natin yung ano, natin natin gawin natin yun. Sila. Oh. So, mas maganda yung sila yung mag-presyo. Oh, presyo mo, binta ko, presyo mo. Maganda yun. Kung bibilihin nila ng 5 piso isang pirasong pakwan, meaning ano yung tawag doon? Pero at least idol, napakain mo siya. Sa akin naman, pag wala siyang pera, manghihilan siya, ibigay natin. Walang problem. Ayun, yun ang maganda. Ayun. Sana i-follow nyo po. At saka, pwede kayo mag-visit dito sa kanilang farm. Yes, i-search nyo lang po yung... Yes, lang po sila. Oo, Apos Farm, di ba? Apos yes. Farm TV. So, gagawa pa tayo ng page. Sa ngayon po is yung profile ko pa lang po yung ginagamit. Verbin Apos. Pero gagawa ka na mamaya. Yes, Apos Farm TV. Ayun. Kapasto kayo doon. Sige. Supportahan po natin siya kasi marami. Ilang hektare ito sa area mo? Ito, sir, is nasa 5 hectare lahat. Kaso lang ito is nasa more than 1 hectare kung dito. Tapos yung sa ibang area naman. So within Paco lang talaga lahat. Dito lang din. At saka ang kakatuwa, katabi lang sila ni Sikman ni Pinyol. Andito lang yung katapat namin. Katabi. Sikman, tapos maraming LSA dito. Mayroon din dyang Pontanilla Farm yung Cotabato. At mayroon din tayong sa organic kay Ma'am Ella Vidal. Yun. So marami silang pwede puntahan dito na nagtutulungan kami mag-share ng mga idea sa farming. Okay, so pumunta sila. Hindi lang isa po pupunta ang farm. Yes, hindi lang isa. Madami. So yan, maraming salamat sa isa. Sige, may mga ma-share ka pa? Okay. Doon sa second video na lang. Sige po, wala po. Yes. Maraming salamat mga Dolapi Farming. So yan, mula yan dito sa Barangay Paco, Kidapawan, North Cotabato. Kasama natin ngayon si Sir Ben. Ang page niya po, don't forget na i-subscribe siya, yung Apos Farm TV, no? Soon. At sa amin po, don't forget to subscribe at channel namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At kagaya ni Sir Ben, sana po ma-feature namin yung farm ninyo. Yes. So, happy farming mga idol. Shout out sa mga idol. Gagri TV na sa likod. Gagri TV yan. So, tandaan nyo po mga totoo mga Inday. Luzon, Visayas, at Mindanao. At saka po, outside the country na. Pupunta namin ni partner niya, sigurado yan. Isa-isayin natin para mapakita sa inyo hindi kung gaano kaganda din yung farm nila, kung gaano kaganda yung technology nila para ma-adapt din natin dito sa Pilipinas. Katulad ni Sir Ben.
inadapt niya din nung galing sa ibang bansa, no? Yes. So ganito ka-effective, no? Mas mapadali, mas mapabilis at mas mapaganda yung harvesting nyo pag sinunod nyo yung kanilang mga tips and techniques sa pagpa-farm, kasi ahead talaga sila sa pagpa-farm kaysa tayo delayed tayo. Kaya kung mga traditional farmer ka at napanood mo tong video na to, please, sana po mag-isip na kayo at saka mag-advance na kayo na yung bagong technology, younger generation ng mga farmer kasulad ni Sir Ben, ay may mga magagandang technology na pwedeng i-share at i-adapt natin sa mga makabagong panahon natin at makabagong technology. Kasi traditional na ngayon, medyo outdated na, kumbaga. Delayed na po. Sa cellphone pa, outdated. Tama, sir. Agree. Ayun. So maraming salamat. Mula yun dito ulit sa Paco. Kedapawan, North Cotabato. Happy farming. Kaway-kaway mga totoong mga hinday. Kita-kits sa susunod na video. Right. Yeah.